Nandito na naman po si Tito Raffy. Magluluto po tayo ng beef steak na Tagalog. Okay, ang una pong ingredient po niyan, of course, yung pong beef na binibili po sa atin, napaka, ang hiwa po ganito, ang hiwa, ito ang beef chuck bone or sirloin, ang hiwa. Okay, syempre meron po tayong kalamansi, meron po tayong sibuyas. Ang sibuyas po natin, ang ibang klase po ang hiwa, pabilog. Meron po tayong paminta. At meron po tayong bawang. Ang sukat po ng bawang ay isang buong 1 clove of garlic. At meron po tayong toyo. Pwede nyo pong gamitin ang kikuman o pwede gamitin nyo ang soy sauce. Meron po tayong kalahating tasa po ng tubig. At meron po tayong 3 teaspoon po ng mantika. Okay, papakita ko rin sa inyo po ang preparasyon. Paano po imamarinate po natin ang kalamansi sa beef at ang imamarinate po natin siya ng 30 minutes to 1 hour. Okay po. Huwag niyo pong kakalimutan magpa-subscribe sa mga lutong Pinoy. Ngayon po, papakita ko po sa inyo ang pagmamarinate po ng beef. Ayan. Ganyan po. Pwede nyong ilagay sa malaking lalagyan para mahalo po. Ayan. Pagkatapos po, ilalagay po natin yung kikuman o soy sauce. Ayan. At haluin po natin ang kamay. Ang lalamasin. Pwede nyo, no? Lamas-lamasin ganyan. At lagay na po natin ang paminta. Para po kumapit po. At pagkatapos po ang mantika at ang paminta, lalagyan na po natin itong kalamansi po. Po yan. Yan lang po ang sikreto po sa beef steak na Tagalog. Napaka-simple lang po, napakadali. Mamarinate ang hamon. Ang ano lang po nito, ang pagkakaiba lang po nito, gaano nyo katagal imarinate. The more pong matagal, the better po, mas malasa. Pero tatantiyahin nyo rin po naman ang dami po ng kalamansi at saka ng toyo. Yan po. Yan. Pagka-marinate nyo na po yan, at huwag nyo pong matatantan nyo naman sa kulay po ng beef kung kulang po ang toyo. Ngayon po, umpisahan po natin ang pagpagawa po ng beef steak na lutong style Tagalog. Ito po, ang unang sikreto po namin, magigisa po kami ng sibuyas. Yan. Unahin po na, igisa muna namin po yung sibuyas. Yan po, hintayin po natin malanta po yung sibuyas. At medyo lakasan natin ang konting apoy. Yan po. Yan. Nakita nyo naman ho yung ibang klase ng paghihiwa po ng sibuyas. Pabilog ho yan. Yan, ganyan po. At pagka nalanta na po yan, i-set aside po natin sa isang tabi. At ililipat po natin at papalitan po natin yung kaldero. Ngayon po, ito na po yung sibuyas na ginisa ko, no? So, na nilagay ko po sa isang tabi. At ngayon po, ito po yung ating na paglulutuan po ng talagang beef steak na Tagalog. Ayan po. At maglalagay po tayo ng bawang. At hintayin po natin mamula-mula ng konti bago natin ilagay po ang sibuyas. Ito po, option lang po yun, yung konting sibuyas na yan. Pwede hindi nyo na rin po lagyan ng sibuyas kasi meron na po tayong sibuyas na ginisa para ho sa pag na pagsasamahin na po natin pag naluto na po yung beef steak na Tagalog. Yan po. Yan. So, pagkalagay lang po ng sibuyas at bawang at namula na, pwede na po natin ilagay po ang beef steak. At yan. Ito yung beef steak na yan. Haluin po natin para
Ma'am, lumasa po yung sibuyas at bawang kumalat po sa lahat po ng parte ng baba. Po, yan. At takpan po natin at maghintay po ng mga 30 minutes to 1 hour depende po sa lambot po ng baka. Marami po salamat. Ito na po yung finished product po ng beef steak na lutong Tagalog. Oh, marami pong salamat. At huwag niyo po kakalimutan magpa-subscribe po sa ating YouTube channel Mga Lutong Pinoy.